Ang mga tauhan ng pulisya sa Pilipinas ay humaharap sa ilang mga personal na problema sa pananalapi na maaaring makaapekto sa kanilang kapakanan at pagganap sa trabaho. Narito ang ilan sa mga pangunahing personal na problema sa pananalapi ng mga pulis. Isa, mababang sahod. Kahit na may mga pagtaas sa sahod kamakailan, marami pa rin mga pulis ang nahihirapang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at suportahan ang kanilang pamilya, lalo na sa mga lugar na may mataas na halaga ng pamumuhay. Dalawa, utang. Maraming pulis ang napipilitang mangutang upang matustusan ang kanilang araw-araw na gastusin na nagreresulta sa malaking personal na utang. Kadalasan, ito ay mula sa mga informal lenders na may mataas na interes. Tatlo, naantalang allowance at benepisyo. May mga pagkakataon na ang mga pulis ay nakararanas ng pagkaantala sa pagtanggap ng kanilang mga allowance, bonus, at iba pang benepisyo na nagdudulot ng problema sa pananalapi at nakakaapekto sa kanilang kakayahang pamahalaan ang buwan ng gastusin. Apat, gasto sa medical at kalusugan. Ang hindi sapat na insurance coverage sa kalusugan at mataas na gastos sa mga medical na paggamot ay maaaring magdulot ng mga problema sa pananalapi, lalo na kung ang mga pulis o ang kanilang pamilya ay may malubhang sakit. 5. Gastos sa edukasyon. Ang gastos sa edukasyon ng kanilang mga anak ay maaaring maging malaking pasanin, lalo na para sa mga nais magbigay ng dekalidad na edukasyon, ngunit nahihirapang magbayad ng matrikula at iba pang gastusin sa paaralan. 6. Gasto sa pabahay. Maraming pulis ang walang akses sa abot kayang pabahay, kaya napipilitan silang manirahan sa hindi kanais-nais na kondisyon o gumastos ng malaking bahagi ng kanilang sahod sa renta. Ito, kakulangan sa kaalaman sa pananalapi, limitadong kaalaman sa pamamahala ng pananalapi at pagpaplano ay maaaring magresulta sa mga maling desisyon sa pananalapi, na lalo pang nagpapalala ng kanilang mga problema sa pananalapi. 8. Ipon para sa pagre-retiro. Maraming pulis ang nahihirapang makapag-ipon ng sapat para sa kanilang pagre-retiro na nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa kanilang seguridad sa pananalapi sa kanilang pagtanda. Ang pagtugon sa mga personal na problemang ito ay nangangailangan ng sistematikong pagbabago, kabilang ang pagpapabuti ng istruktura ng sahod, napapanahong pagbibigay ng benepisyo, pinalawak ng mga programa sa literasya sa pananalapi, at mas mahusay na akses sa abot kayang pabahay at serbisyong pangkalusugan.